Part 12. Magkahawa kamay-kamay na pumasok sa bahay at naabutan namin ang dalawa na nag-uusap. Hindi na lang namin ito pinansin at dumiretso sa taas. Magpapadala na lang kami sa kwarto ng pagkain. Bakit hindi mo man lang kinausap ang mami mo? For what? Baka nagalit yun kasi hindi mo man lang binati. Ginulo ko na lang ang buhok nito dahil sa kakulitan niya. She's really cute. Mas okay na siyang magagalit, wag lang ikaw, wife. By the way, bakit kasama niyo si Evan? Di ba sabi ko sa'yo wag na wag kang lalapit sa kanya? Nagtatampong sabi ko rito. Selos ka pa rin? Mabilis na tumango ako. Kahit alam kong pinopormahan ni Evan ngayon si Maxay, hindi ko pa rin maiwasan na magselos. I love you. Saad nito kaya napangiti na lang ako. I love you more, wife. I love you until the black bull turns to white. Ha? Huh? Malabong mangyari yun. Nakanguso nitong saad. And my love will never change too. Samantha's point of view. So what's your plan now, tita? Mukhang palaban ang babaeng yun. Ina said. Just do what you can do to my son. Kahit palumhod sa akin ang babaeng yun ay hinding-hindi ko sila ahayaan na magkatuluyan. I don't like her for my son. She will ruin my family's reputation. Ayokong magkabahid ng isang mahirap ang pamilya ko. Kaya hanggat maaari ay galing lamang sa mayamang pamilya ang magiging kabiyak ng anak ko. Pero tita, alam mo naman na galit na agad sa akin ang anak mo. Inis na saad nito sa akin. Tinitigan ko ito ng masama, kaya napayuko na lamang siya. I like you for my son. So do what is the best thing for my son. Flirt him. Even if Lorraine is in front, kiss him, or just make him happy in bed. Just be sure that they'll separate in the end, okay? She made a heavy sigh. Yes, tita. Good. You may go now. Poor Lorraine. I doubt what is the most important to you. Your friends or my son? Pinapili na kita pero hindi mo ako pinakinggan. Maxine's point of view. Nandito lang ako sa kondo at tamang nag-aaral lang kung paano magluto. Hindi ko alam kung anong nakain ko at naisipan kong magluto ngayong araw. Gusto kong lutuin ay sinigang, kaya nagpabili ako sa maid ko ng mga sangkap at pinadala dito sa kondo ko. Una ko munang hiniwa ang karneng baboy sa tamang laki at isinunod ko na rin ang mga gulay. Ouch! Shit! I cursed when I accidentally sliced my finger. Kaagad itong dumugaw kaya itinapat ko ito sa running water. Mangiyak-ngiyak akong tinitingnan ang daliri ko na ngayon ay may hiwa na. Ano ba kasing nakain mo, Maxine? At naisipan mo magluto? Inis na ipinagpatuloy kong ginagawa ko nang biglang tumunog ang phone ko at nag-flash doon ang name ni Evan. Why are you calling at this hour? Tanong ko sa kabilang linya. Alas 8 na ng gabi pero tumatawag pa siya. If I know, manggugulo lang ang lalaking to. Hindi ito sumagot kaya nagsalita ulit ako. Evan, kung pinagtitripan mo lang ako, ibababa ko na to. Singhal ko. I need you. Nabato ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang boses niya na parang nanghihina. May sakit ba siya? Bakit? I stuttered. Please, I need you, Maxine. Nakagat ko ang pangibabang labi ko dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Ano ba kasing ginagawa niya ngayon at nagkakaganito siya? Heist! Kainis! Ano bang paki mo, Max? Kung may sakit si Evan, kaya na niya... I can't move. Sabi pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Mukhang wala akong choice kundi ang puntahan siya sa kondo niya. Nakatapat lang rin ang kondo ko. I mean, yung building. Alright, I'll go there. Pagpayag ko sabay end ng call. Tinapos ko muna ang niluluto ko at kumuha ng isang lalagyan para dalhin ang iba kay Evan. Hindi ako concerned sa kanya. Naaawa lang ako dahil walang mag-aalaga sa kanya doon. Wala pang 20 minutes ay nasa tapat na ako ng kondo niya. Kumatok ako ng ilang beses pero hindi nito binubuksan. Nagulat na lang ako nang hindi pala nakalak ang pinto, kaya pumasok na ako. Madilim ang loob at ang tanging bukas na ilaw lang ay ang lampshade. Inilapag ko ang dala ko sa lamesa na nando doon at tumungo sa kwarto ni Evan. Ito na ang pangalawang beses ko na nakapunta dito, kaya hindi ako masyadong nangangapa.
Kagat labi kong hinawakan ang doorknob at pikit matang binuksan yon. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko at ang sumalubong sa akin ay ang madilim na kwarto niya. Nakita ko itong nakahiga sa kama niya at balot na balot ng kumot. Nilapitan ko ito para i-check ang kalagayan niya. Sinapu ko ang noo at leeg nito at halos mapaso ako sa init ng katawan ni Evan. Napalunok na lang ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Dito ka lang. Mahinang sambit nito. Ano bang ginawa mo at nagkasakit ka? Nauutal kong tanong. Nakahawak pa rin ito sa kamay ko, kaya hindi ako makakibo. Ew. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Bakit ako? Wala naman akong ginagawa ah. Anong ako? Are you crazy? Ako na nga yung concern sa'yo tapos sisisihin mo ako kung bakit ka nagkasakit? Naiinis na singhal ko sa kanya. May sakit na nga siya tapos nakukuha pa rin niyang magbiro ng ganito. Kaasar! Binaway ko na rito ang kamay ko. Bumangon ka na dyan. Maghahanda ako ng pagkain mo. May dala akong niluto ko. Kainin mo yun. Saad ko at lumabas na ng kwarto niya. Halos sabulin kong hininga ko nang makalabas ako ng kwarto na yon. Bakit iba ang atmosphere sa loob? Gosh, ang init! Naggunwari pa akong pinapaypayan ko ang sarili ko gamit ang mga kamay ko dahil ang init ng mukha ko. Malinis din naman palang lalaking to. Sambit ko sa sarili ko nang makita kong kusina niya na organize ang lahat. Right, what do you expect from a chef like him? Stupid Maxine. Kumuha ko ng isang mangkok at isinalin doon ang dala kong sinigang. Mainit pa naman ito kaya tamang-tama para mainitan ng katawan niya. Mabilis na ipinilig ko ang ulo ko nang maalala kong mukha niya kanina nang makita ko ito. Ang hot niyang tingnan sa ganong posisyon. Dagdag mo pa na may pawis din ito. Naabutan ko si Eva na nakasandal na sa headboard ng kama niya. Nahinang-hina. Are you okay? I asked him, but he didn't reply. You should eat now and drink your medicine, and you can go back to sleep. Inilapat kong kutsara sa bibig niya, na may kanin at ulam na rin. Hindi nito binubuk ang bibig niya, kaya pinanliitan ko ito ng mata. Kahit may sakit, matigas pa rin ang ulo. Gosh, wala na atang magandang ugali ang lalaking to. Eat this! Tch! Singhal ko. He stared at me, that's why I looked down. The way he looked at me gives me goosebumps. I don't know why. It's weird. Sige na, kain ka na. Say ah! Sabi ko at ibinuka ko pa ang bibig ko. Para akong nag-aalaga ng isang bata na takot uminom ng gamot. Why do you do this to me, Max? Huh? What are you saying? Takang tanong ko. Bakit ka pumunta dito? Nangihinang usal nito. Ibinaba ko muna ang hawak kong mangkok at tinaasan siya ng kilay. Tumawag siya at nagmamakaawa na pumunta ako dito. Tapos tatanungin niya ako kung ba't ako pumunta dito? What the heck? What kind of brain have this man? Tch. Seriously, Evan? Ikaw ang nagsabing pumunta ako rito sa kondo mo. He chuckled. That's not what I mean. Huh? Sinabi ko lang na pumunta ka rito. It's up to you kung pupunta ka ba o hindi. Anya, inilapat nito ang mukha niya sa akin, kaya nailayo kong mukha ko. You're concerned to me. Ako? Never, no? Hindi ako naging concerned sa'yo. Natawa na lamang ito. Mabuti na lamang medyo madilim sa kwarto niya, kaya hindi nito nakikita na namumula na ang mukha ko. Hindi ako nagbablush sa kilig. Naiinitan ako. Pero ibang ginagawa ng katawan mo. Anya at tumahimik ito bigla. Hindi na rin ako nagsalita dahil baka kung ano pang masabi kong hindi maganda. Thank you. Pagbasag nito ng katahimikan. For taking care of me. Lihim na napangiti ako. Marunong din pala itong magpasalamat. No problem. Maxine. Hmm? Tugon ko. Ngumiti ito sa akin kaya nagsalubong ang kilay ko. May sayad na atang utak ng lalaking to eh. Why are you smiling? I like you. Huh? Dinig na dinig ko ang tibok ng puso ko. What the heck? Ano bang nangyayari sa akin? May sakit na ba ako sa puso? Magpapatingin na ako bukas sa doktor. Hinawakan ito ang kamay ko at inilagay sa mukha at dibdib niya.
You made my heart beats faster again. Para akong ewa na hindi makatingin sa kanya ng diretso dahil naiilang ako. Hindi ka dapat magpadala sa sinasabi ni Evan. Max, may sakit siya kaya baka nag-hallucinate lang siya. Oo, tama. Ganun na nga. Aalis na ako. Kabadong sambit ko at tumayo na sa kama niya. Stay with me, please. Nakagat ko ang labi ko bago ako nagmamadaling lumakad papalayo sa kanya. Bago pa ako makalabas ay nagsalita ito na mas nakapagpatibok ng puso ko ng sobrang bilis. I love you, Maxine. As soon as I recover, I'll court you. Lorraine's point of view. Gabi na pero hindi pa rin umuwi si Hobby. Kaya nag-iisa ako rito sa bahay kasamang dalawang Apple sa buhay namin. Hindi na rin ako nag-abalang lumabas pa ng kwarto. Nagpadala na lang ako ng pagkain ko kay Helda na naiintindihan naman niya kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ginabi ito ng uwi ngayon. Wala rin itong text sa akin. Nag-aalala ako na baka kung anong mangyari sa kanya sa labas. Hindi ko maiwasan na mapaisip na baka may ginawang masama si Samantha sa anak niya. Kaya wala pa to hanggang ngayon. Nagpakawala na lang ako ng mahinang hangin bago ko dinampot ang phone ko at denial ang number ni Hubby. Nakakailang ring pa lang ito ay sinagot na niya agad. Sumalubong sa akin ang maingay na nanggagaling sa paligid niya. Hendrix? Tawag ko sa kabilang linya. Hindi ito sumasagot kaya nagsalita ulit ako. Hubby, ba't ang ingay naman ata dyan? Nasaan ka ba? Sunod-sunod kong tanong. Wife, I'm sorry, hindi ako nakapagpaalam. Sa'yo, inaya kasi ako ni Vince lumabas ngayon. Otomatikong tumaas ang kilay ko at kumunot din ang noo ko. Hindi ko maiwasang mainis sa kanya. Hindi niya ba alam na may naghihintay sa kanya? Pakiramdam ko'y sasabog ako anytime sa inis. Dinig na dinig ko mga hiyawan ng mga tao doon. Bullshit. Hubby, umuwi ka na, okay? Tatawagan ko si Vince para iha. Hello? Napatingin ako sa screen ng phone ko dahil biglang namatay ang tawag. Kumirot ang dibdib ko dahil doon. Ngayon niya lang ako pinagpatayan ng tawag. Ina's point of view. Napangisi na lang ako nang marinig ko mga sinabi ni Lorraine. I know si Hendrix ang kausap niya sa phone. I immediately dialed the number of my private investigator. Find where's the bar Hendrix is in right now, okay? I said and clicked the end call button. Naghintay na lang ako ng ilang minuto at kaagad na akong may nareceive na text mula sa private investigator ko. I hired him since we arrived here in the Philippines to look after Hendrix. So, sa Skydeck view bar pala. Bulong ko sa sarili ko at nagmamadaling umalis sa tapat ng kwarto ng mga aagaw na si Lorraine. Nagpalit ako ng sobrang daring na damit. This is the right time to do my plan to separate them. Inabot ako ng kalahating oras bago ako makarating sa naturang bar. Katulad ng inaasahan ko, maraming mga gwapong lalaki na naririto ngayon. Every time na may dadaanan akong mga lalaki ay talagang napapatingin sila sa akin. I just smirked. I'm sorry, boys, but my heart and my precious body is for Hendrix only. Inilibot kong paningin ko para hanapin si Hendrix. After a few minutes, I saw him in the couch and now sleeping because of drunkenness, together with the man who's sleeping beside him. I walked toward their direction and I sit beside Hendrix. I brushed his hair using my finger. He's totally sleeping. Sinubukan ko itong gisingin pero hindi na ito magising. Kaya sinubukan ko itong itayo at akayin. May mga kwarto naman na available dito kaya dun ko siya dinala. Masyadong mabigat si Hendrix kaya nang ihihiga ko na ito'y napasama ko sa pagbagsak niya. So the ending is, I'm on top of him. Hinawakan kong matipuno nitong dibdib. Hindi ko na malaya na unti-unti ko nang inaalis ang pagkabotonis ng polo niya hanggang sa maalis ko na itong lahat. Bumungad sa akin ang magandang katawan ni Hendrix. Shit, I wonder what's the feeling of having jug-jug with him. Natigilan na ako nang may naisip ako na iba pang plano. Mabilis na inalis kong damit ko, kaya ngayon ay nakapantit bra na lang ako. Let's see what will be the reaction of that bitch, if she knows what about this. Lorraine's point of view. Maaga akong nagising dahil hindi pa rin ako nakakatulog ng maayos
kakaisip kay Hendrix. Simula nang pinatay niya ang tawag ay hindi na muli itong tumawag, kaya nakaramdam ako ng inis sa kanya. At the same time, tampo. Lumabas ako ng kwarto ko at tumungo sa kwarto niya. Gusto kong i-check kung nakauwi na ba ito o hindi pa. Mabuti na lang at hindi nakalak ang pinto, kaya nakapasok agad ako. Ha? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang wala ito roon. Nawala ang ngiti ko sa labi ko, na napalitan agad ng lungkot, kaya bumalik na lang ako sa kwarto ko. Muling sinulyapan ko ang phone ko, baka naman kasi may text na pala siya ay hindi ko nakikita. Pero wala. Napaiyak na lang ako dahil doon. Sana ba kasi siya nagpunta? Don't tell me sa bar na to natulog. Sinubukan ko ring tawagan si Vince at laking pasalamat ko nang sinagot niya ito. Hello Lorraine. Sagot nito sa kabilang linya. Si Hendrix, kasama mo ba siya? Tanong ko sa kanya. Ha? Wala pa ba sa bahay niyo? Hindi ko kasi ito nakita nang magising ako, kaya kala ko nakauwi na siya. Tss, kung san-san pa pumupunta. Wait, tatawagan ko siya. Anya. Kinakabahan ako. Feeling ko may kakaibang nangyayari. Lorraine, I'm sorry pero hindi ko makontak. Kagabi kasi nung kinakausap ka niya eh, namatay ang phone niya. Kaya hindi ka niya agad natawagan ulit. I really don't know where he is right now. Pagpapaliwanag nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Siguro, maghihintay na lamang ako sa pag-uwi niya ngayon. Hendrix's point of view. Napahawak ako sa ulo ko dahil sa tindi ng kirot nito nang magising ako. Shit! Napatingin ako sa paligid ko nang mapagtanto kong wala ako sa kwarto ko. Shit! Bullshit! Asan ako? Kaagad kong hinanap ang phone ko nang maalala ko si wife. Ang pagkakaalala ko ay kausap ko pa siya kagabi. Ngunit na drain ang battery ko. Naparami rin ang inom namin dalawa ni Vince, kaya pareho kaming bagsak. Sinubukan kong buhayin ang phone ko. And thank God, nabuhay. Sandali akong natigilan nang mapansin kong wala akong saplot sa katawan. Napalunok na lang ako nang hinanap ko ang mga damit ko. Damn it, sinong may gawa nito? Pinilit kong alalahanin ang nangyari kagabi, pero walang kahit na ano akong maalala na may nagdala sa akin dito. Isinuot ko kaagad ang damit ko at may napansin akong sticky note na nakakapit sa may headboard ng kama. I really enjoyed last night with you. Ayan ang nakasaad sa sulat. Binalot ng kaba ang dibdib ko. Bullshit! Bakit ba wala akong maalala sa mga nangyari? At sino tong naka? Basta! Tanga! Tanga ka, Hendrix! Dahil sa galit ko'y nasipa akong isang table na nando doon. Tinawagan ko kaagad si wife. Mabuti na lang at sinagot niya ito. Asan ka ba? Sigaw niya sa kabilang linya. Nahilot ko na lang ang sentido ko dahil kumikirot ito. Damn. Wife? Hendrix? I'm sorry. I was too drunk. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Wife, don't worry, pauwi na ako, okay? I love you. Tugon ko at pinatay na ang tawag. Nagmamadali akong umalis sa bar na yon. Mabuti na lang at 24/7 sila. Good morning, sir. Bati sa akin ng isang bartender doon. Good morning. Can I ask something? Yes, sir. Ano po yun? Nakita mo ba kung sinong nagdala sa akin sa kwarto? Umiling lang ito. I'm sorry, sir, pero hindi ko po napansin eh. Okay, thanks. Saad ko at tuluyan ang lumabas ng bar na yon. Hindi naman gaano katagal ang naging biyahe ko dahil hindi naman traffic ngayon. Nang makarating ako sa bahay ay sa kwarto agad ni wife ako pumunta. Wife! Hingal na hingal kong tawag rito. Nakaupo lang ito sa kama niya at masamang nakatitig sa akin. Kaya naman kinakabahan ako. Oh shit! Bakit ngayon ka lang ha? Taas kilay nitong tanong sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang papalapit dito. Ano? Bakit ka lumabas nang hindi nagpapaalam sa akin? Hindi mo ba naiisip na baka nag-aalala ko sa'yo? Buong magdamag kang hindi umuwi, Hendrix! Bulyaw niya sa akin. Niyakap ko na lang ito para kumalma. Hinalikan ko ang ulo nito para maramdaman niyang nagsisisi na ako. I'm sorry, wife. Hindi na mauulit. Paghingi ko ng tawad pero hindi ito sumasagot.
Hinampas-hampas ako nito sa dibdib ko. Hinayaan ko lang ito. Tama lang naman na gawin niya sa akin to. I did wrong. I hate you. Akala ko talaga may ginawa ng masama sa iyong mami mo. Umiiyak na sabi nito. Shh. I'm sorry, wife. Promise hindi na mauulit, okay? I missed you. Saad ko at ginawaran ito ng halik sa labi. Nagulat na lang ako nang bigla ako nitong itulak. Kaya tiningnan ko ito nang may pagtataka sa aking mukha. Amoy babae ka. Walang reaksyong saad niya. Kinabahan na naman ako this time. Naalala ko ulit ang sticky note na iniwan doon sa kwarto. Damn that bitch. Wife? Bakit ganyan ang amoy mo? Hindi ko alam, wife. Pagsisinungaling ko. I know this is wrong pero hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Maski ako'y hindi ko alam ang nangyari. Kaya hindi ko alam ang ipapaliwanag ko. Okay. Pahinga ka na. Malamig na tugon nito sa akin. Lalapit na sana ulit ako dito ngunit umiwas na siya kaya napayuko na lamang ako. Great Hendrix, you're such a jerk. You just made her upset. I love you, wife. Okay. Napabuntong hininga na lang ako bago ako tuluyang lumabas ng kwarto niya. Nasuntok ko na lang ang pader dahil sa inis. Bullshit. Malaman ko lang talaga kung sinong may kagagawa nito. I'll break her bones. Lorraine's point of view. Napahagulgol na lamang ako nang makaalis sa kwarto ko si Hendrix. Tinakpan ko ng una ng mukha ko at doon sumigaw. Hindi niya magagawang mambabae, Lorraine. Hindi ganong tao si Hendrix. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko pero hindi pa rin maiaalis sa isipan ko ang amoy ni Hendrix nang hinalikan niya ako. It was a sweet scent. Imposibleng sa kanyang cologne yun. Tem. Inis na itinapon ko ang una nang tumunog ang phone ko. Kaya kinapaka pa ko ito sa table ko. One new message received. Napakunot ang noo ko ng unknown number na naman ito. Binuksan ko ang message at doon, nabitawan ko ang phone ko. No, this can't be. Please. It was a picture of Hendrix and Ina in one room and they are both naked. Napahawak na lang ako sa bibig ko para hindi ako makagawa ng malakas na ingay. It's bullshit. Bakit magkasama sila? Why are they both naked? Why? Mas lalo pa akong napaiyak na may video itong sinend na hinahalikan nito si Hendrix. Shit. They betrayed me. They betrayed me. Samantha's point of view. Hi, tita. Good morning. Ina greeted me here at my office while wearing a wide smile in her face. What's the smile, iha? I asked. Inayos muna nito ang kanyang buhok bago niya sagutin ang tanong ko. Kaya napakunot ang noo ko. I have great news for you. Spill it, I said. Ipinakita nito sa akin ang phone niya na may nakalagay ng mga picture ng babae at isang lalaki na nakahubad. What was that? Gosh, Tita Samantha, look at the picture carefully. I sigh and look at the picture. Is that you and my son? I said while slowly appearing my demonic smile. It was a picture of them both naked in one room. What a good news in this morning. When that happened? Last night. Really? But you were here, right? She nodded. Yeah, but I heard Lorraine talking to Hendrix. And I found out that Hendrix is in the bar that time. So, I called my private investigator, who I hired to look after him. Sinabi ko sa kanya na hanapin kung saan. I laughed as if there's no tomorrow. I really love the mind of this girl in front of me. And you took a picture with my son? Did you have jug-jug with my son, iha? Of course not, tita. Walang thrill kung walang malay ang anak mo. Ginawa ko lang yan para palabasin na may nangyari sa amin ni Hendrix. Bright idea, right, tita? Anya habang papost-post sa harapan ko. Did you already send it to her? Yes, tita. I smiled. Good.
Let's just wait what will be her reaction after this.